Hello guys, welcome to my channel, Royal Tolosa TV. And for today's vlog, medyo importante yung gagawin natin ngayon. Because, hindi ko ito masyadong ginagawa na for almost a year. Maybe because I have my own reason why, but later after getting all the clips for this vlog, I will explain to you everything. This is not just an ordinary vlog for me. So, bakit ko siya i-vlog? You will find out the reason kaya kailangan mag-stay kayo at panuorin ang buong vlog na to. So, thank you. Stay lang kayo dyan. So, maaga akong nagising dahil upon my opening prayer this morning, and I feel the prompting of the Spirit that may mga bagay na kailangan talagang ako yung gagawa. Hindi ako pwede maghintay sa mga tao na hindi talaga nakalaan para gawin yung mga bagay na yun. So, niyaya ko ang aking mother-in-law ngayong umaga at wala siyang kaalam-alam kung saan kami pupunta. Isinakay ko siya sa sasakyan tulad ng nakikita niya sa clips ng hindi niya alam kung saan ko siya dadalhin. But definitely, I make this as a record for some other family to experience na hindi lahat ng nakikita ng mata ay yun din ang katotohanan. Sometimes we tend to smile. Sometimes we have a complete and happy family in the pictures. So tara guys, samahan nyo kami. But at the back of the pictures, there is tears, there is sadness. So what we can do is to project it kung ano yung saya na nakikita dun sa family pictures nyo. It should be also at the back. So, I decided to make the family pictures happy on the front and peaceful at the back. So, I have to forgive because I know that forgiving is the final form of love. And ayan, nakikita niyo sa pictures, dinala ko siya sa isang lugar na parang tinatanong niya nga sa akin kung saan daw kami pupunta. And we travel na for almost an hour para magkaroon ng time together. Yung time na parang ibibigay mo yung silence to make us realize na we are both at the same road na kailangan kami yung nagkakaintindihan. And nung nag-arrive na kami sa lugar na pupuntahan namin kung saan ko siya gustong dalhin, because I think this is the perfect place. Isa to sa mga naging paborito kong lugar dito sa San Pablo to ease the stress, to release the pain na meron ako. So, para sa akin, perfect ang lugar na to na nag-a-absorb ng aking mga anxiety, ng aking mga kalungkutan. So, yung mga green leaves, yung mga trees na nakikita nyo, every time na nagpupunta ako dyan, even may kasama or nag-iisa, nararamdaman ko na nagkakaroon ako ng kapayapaan. And, of course, we started to talk. Yun yung dahilan ko kung bakit ko siya dinala. For the last time, I want to talk to my mother-in-law. Talk as in heart-to-heart talk. At nung nakapag-usap na nga kami, nalaman ko yung side niya at mas naintindihan niya ang side ko. I think and I pray na ito na yung magiging ending and closure ng lahat ng pinagdaanan naman. Yes, I admitted, I put a wall because sobra na akong nasaktan sa lahat ng dinanas ko at sa lahat ng pinagdaanan ko. I make myself be better, na mas strong kesa nung dati, because this is my choice and I know this choice is not a selfish choice. Pinili ko ang mga bagay na maging mas malakas ako, mas maging matapang ako, not because of myself. I chose to be stronger than ever for my family. And alam ko, bago kami sumakay ng sasakyan, na-release na namin lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng puot ay naiwan na. At yun ang pinakiusap ko sa kanya.
And now I become more peaceful sa nangyaring ito. I think God helped me. The Spirit is helped me to do this because I don't have any reason to do this. But God asked me to be in my very humble heart to accept and forgive. So guys, nakarating kami sa mga singitang lugar sa bayan ng Baik. At dahil dyan, pumunta kami sa kanyang kapatid para ihatid yung kailangan naming dalhin at kumain sa loob ng sasakyan. And now, I think I already released everything. Yan. Ngayon, allow na ako na ipamit daw ang aking family. Kumanan sa SM City, Calamba. SM na ba yan? Oo. Get pride. Medanan dyan. SM na yan, ha? Oo.